po ay natuyuan ng oil. At kitang-kita nyo naman na pumapasok po yung mga nasunog na oil. Ayan o. Ayan. So nung nilinis ko po ng gasolina, lumabas po yung problema na kanyang connecting rod. Yo, Jixer mga idol, no, FI. And start muna natin. Napakaingay po ng kanyang makina. Ayan, lalo na pag nire-rev. Posibleng may tama nito, it's either timing chain, roller guide, or yung kanyang tensioner, o di kaya yung kanyang decompression. Ayan, so alamin natin yan, babaklasin natin. Huwag naman sana ang connecting rod, mga tawarbak, no, mga idol. Kasi ito ay natuyuan daw po ng langis. Alright? Yeah, so napakapangit talaga ng andar. Ayan, so para mabuksan natin yung kanyang cylinder head o yung ibabaw, para makita natin kung saan yung problema niyan, tagalin muna natin itong mga kanyang crash guard, no? Pati yung sa kabila. Doon tayo sa kabila. Yan mga idol, binuksan na po natin at okay naman po itong kanyang decompression, wala namang problema, hindi naman stuck. Ayan. So okay naman siya. Tapos si clearance okay naman. Ayo, okay yung bulb clearance. Ayan, check natin yung kanyang timing chain kasi napansin ko mukhang lawlaw talaga. O di kaya yung kanyang mga roller guide. Okay, so naka top dead position na po yung mga idol, no? Pandaran nga muna natin. Actually pina-under ko siya, no? Na papansin nyo may mga oil. So parinig ko rin sa inyo yung under. Narinig talaga natin yung lagatik, no? Ito. Yun. So, hindi naman naglalak dito sa part na ito. So, okay yung kanyang decom. Tapos, okay naman po yung tensioner. Tensioner, yung bulb clearance. Okay? So, bubuksan natin dito sa part na to para makita natin kung lawlaw yung timing chain, no, or kung mga pudpud na yung kanyang roller guide. Okay, tapos check na rin natin yung kanyang tensioner. Thank you.
pinapit muna natin. Mukhang okay naman dito sa taas. Okay po yung kanyang decompression. Tapos okay naman po yung clearance. Walang problema tayo doon. At yung di ko po na-check dyan, yung roller po ng kanyang rocker arm. Check ko yan mamaya, no? Okay? So, dito naman sa baba, medyo okay pa naman yung kanyang timing chain. Luwag lang ng konti. Pero okay pa to. Palit lang ng bagong guide. Mababawas-bawasan yung ingay niyan. Pero yung problema talaga nito mga idol, lalo na pag tumatakbo na po ng mga 2 kilometro, ay napakalakas po ng lagatik ng makina, no? Huwag naman sanang connecting rad yan mga idol. So, wala na eh. Wala sa mga binuksan natin yung kanyang tensioner, titingnan natin. No, titingnan natin din. So, wala na sa mga part dito sa baba yung problema eh. Malamang sa connecting rad na yan mga idol. Kaya bubuksan natin, titingnan natin kung may lagatok yung kanyang connecting rod, kasi lagatok ko yung narinig kong tunog nito pag umaandar na, lalo na pag 2 kilometro na yung takbo. Alright, kaya bubuksan natin to, yung kanyang head, titignan natin yung connecting rod. Okay, so yung mga idol, natanggal na po natin at papakinggan natin, tutupupukin natin kung saan may problema, if dito ba or yung connecting niya, no? Pupukin natin. Okay, maingay mga bata. May narinig ba kayong lagatik? Ayan o. Ayan o. So, dito nga ba or yung sa connecting, no? Isa-isay natin. Ayan o. So, try natin i-push pataas, no? Tulak natin pataas. Ito. Inutulak ko yan. Ipupukay ko. So, mayroon pa din, no? Tatagalin na natin to, tapos dito na natin pupukpukin mismo sa puno niya. Alright? Yung mga katropa, mula sa part na ito ay tinanggal ko na po yung kanyang makina kasi di ako makaporma sa baba, no? Ay sa taas, no? Naririnig ko talaga yung lagatik sound, no? At mas gusto ko talagang ma-confirm na si connecting ay tama. Kaya binaba ko na. So pakinggan nyo po yung tunog ng kanyang connecting rod mga idol, para kayo rin ang makapagsabi kung may tama ito o wala. Alright. Hindi nalang yun, Ibi. Hindi nalang yun. Hindi nalang yun, Ibi. Hindi nalang yun. So yung mga katropa, nabiyak na po natin, no? Ang kanyang makina. Napakadumi talaga dahil nga po ito nga po ay natuyuan ng oil. At kitang-kita nyo naman na pumapasok po yung mga nasunog na oil. Ayan, no? Ayan. So, nung nilinis ko po ng gasolina, lumabas po yung problema na kanyang connecting rod. So, ito po yung kanyang transmission. Ayan, lilinisan natin yan. Yung kanyang laman loob, tsaka lamang ibabaw. At yung mga parts na papalitan natin, no? Ayan. So, unang-una yung kanyang timing chain, papalitan na rin natin para isang trabaho na lang yan mga idol, kasi medyo may tama na po yung kanyang timing chain, no? At para 0-0 yung gawa natin, no? Walang problema, right? Papalitan na po natin yan. Yung mga guide niya papalitan din natin, medyo may mga tama na rin te. Although kung walang wala talaga, eh pwede pa to, pero sabi ng customer natin palitan daw yung mga dapat palitan yan. So papalitan natin yan, right? So itong kanyang guide, tapos itong kanyang timing chain. Papalitan natin yan. Then yung kanyang tensioner. Napalitan na rin natin tensioner kasi maingay na yung kanyang tensioner pag inaga niya, no? Maingay na siya. Then, butang ito na. Then yung kanyang bearing po ng kanyang cams. Ng kanyang camshaft. Alog na to mga idol, alog na, di kumalog kasi isa yung kamay gamit ko eh. Maya magpapa video tayo, alogin ko to. Tapos ito, maya. Tapalitan na rin natin
Tsaka overhauling gasket. Palit tayo. Oil filter. Grabe na kanyang filter. Walang palit-palit. Mula na daw nakuha. Yun, so overhauling gasket. Ito kasama sa overhauling gasket eh. Alright, di ko lang alam kung meron to sa overhauling gasket ito. Pero magpapalit tayo na ito. May tama na kasi eh, no. Dahil yung pinakamalupit yung ingay ito. Ah! Puti na lang dito yung anak ko. Nak, pa video nga. Tasa. Tasa. Kailangan may kinataka mo pagpupukpuk ko. Eh mga idol, rinig nyo ba? Aray ko, masakit. Patay ng basahan. Yan. Pagpasensya nyo na yung basahan ha. Pakinggan nyo po. No? Yun. Maingay na talaga siya. Yan o. Yun, maingay na mga idol. Kahit dinadahan-dahan lang natin, oh. Yan. Mas nadinig-dinig siya pag marahan. Night now to. Yan, oh. So, magpapalit tayo niyan. Connecting rod. Sana may nabibiling connecting rod. Baka buo yung pagkabit niyan, delikado tayo dyan, pati tayo, right? So ito kanyang mga roller ng kanyang, papalitan na rin natin to mga idol kasi may tama na rin eh, baka ito pa yung maging cost ng ingay, may mga tama na rin to, papalitan natin to. Then yung bearing nga, gaya na sabi ko kanina, bearing ito ng camshaft may tama na, umakalog-alog na kasi yun. So, bali yan po lahat yung papalitan natin sa motor ni sir. Alright? So, yung mga katrapa, siguro nandito lang muna yung video natin sa ngayon, no? At bibiling ko muna itong mga parts na dapat palitan para masecure yung ingay na makina ni sir. Ewan ko lang yung magkano yung gagastusin niya rito. Alright? Siguro sa part 2, bubuuhin natin to. Ayan, lilinisan natin. Tapos, papakita ko sa inyo. Ayan. Gawa tayo ng tutorial nito kung paano buhin yung transmission ng Gixxer. Ayan. Kaskalasin natin ulit yan. Lilinisan natin. Alright? So, dito na muna tayo. Sundan nyo na lang yung next video nito. Okay?